Okay. So, ito yung aking Mosfet type na fish yaker, no? So, ito yung transformer natin. Ay, nilagyan ko po siya ng casing, no? Itong pinaka-housing niya. So, bali, parehas lang din sila dito. So, ito, ay wala lang siyang cover. Ayan. So, ang primary natin dito, so dito na side na ito, so ito yon papunta dito sa kanyang mosfet, at ito naman yung ating secondary papunta dito sa ating halogen na 1000 watts. Ngayon yung ginamit kong heatsink, ito po yung controller ng e-bike, no? So meron po itong flat bar dito sa side, so ito yon. So ito na yung pinaka heatsink nya, then ito naka screw dito sa side na ito. So bali yung housing nya ay magiging additional heatsink din nya, no? So ang mosfet natin, so galing din po ito sa controller ng e-bike, kaso nga lang nasa 48 ampere lang. So ang ginamit ko, bali tatlong mosfet, bali anim yan, nagtatatlo. So galing po dito, no, masyadong maliit, 48 ampere lang. So siguro mas lumakas pa ito kaysa pag ang gamitin ko rito ay IRF 3205, siguro mas malakas pa. So ang sayang din naman pag hindi gamitin yung mosfet na buo pa naman. So ito na yung ginamit ko. Ayan, iwan ko kung makita siya. Basta ang number nito is 48 ampere, no? So itong capacity niya. Ayan. Kung makikita nyo, mayroon siyang coil bawa drain niya. Ginawa kong tagpa 5 turns para hindi mapwersa yung ating mosfet. At ito naman, nilagyan ko rin siya ng ferric core. 8 turns din. Bali, 8 turns. Ito yung pinaka zero niya. Tsaka itong yung 8. Tsaka 8 turns. Ito naman ay papunta sa ground dito na side. At ito naman, ito naman papunta rito sa kanyang ground or negative. So ito yung pinaka negative niya, nilagay natin sa pinaka center top niya. So dumaan siya sa switch ng ating relay. At yung positive, ito yung direkta dito sa pinaka center top niya, no? Dito. So ito yung nakadirekta sa positive natin sa ating battery. At yung negative ay dumaan sa relay. At ito naman yung kanyang switch. At ito yung aking diagram na ginawa, no? So ito yung output natin. At ito yung ating mosfet. So dito sa diagram na ito ay 2x2, no? So ang ginawa ko dito is 3x3. So kung gusto niyo mas marami, so mag-add lang po kayo ng mosfet. So itong diagram na ito, ayan. Bali yung 100 ohms. Oh, saan ba yung 100 ohms natin? Ito.
yun po ay pinalitan ko lang po siya ng 150 ohms. So, ayan. So ngayon ay i-test na natin, no? Pakita ko sa inyo yung kanyang out ng ating result ng ating P-shocker. Ayan. So wala siyang halos tunog dahil po ito po ay nakababad po ng insulating varnish yung aking master coat. So ibig sabihin masikip na yung kanyang core pati na rin yung kanyang windings. So ngayon pag pinatungan natin ng bagay metal sa ibabaw ay maririnig natin na mas umingay siya, no? Testing ulit natin. Ayan guys. So testing natin ulit. So pag tinanggal natin yung metal sa ibabaw, so halos wala tayong marinig na tunog. Ayan. So yan lang yung pinakatulog niya. Dahil nga nalagyan po natin siya ng varnish. So tahimik lang po siya. Dahil lahat po ng course dito ay talagang pitch or masikip, no? Kaya wala siyang ingay. So nakita nyo naman. So ito yung sample natin. Kapag maluwag yung ating core ay magkukos talaga siya ng malakas na pag-ingay. Yun. Ayan guys, no? Wala kang halos marinig na tunog. So dapat pag kayo po ay gumawa, dapat lagi pong nakababad po sa insulating varnish para maiwasan po yung pagkakaroon po ng leak ng ating output gawang ang yung high voltage po ay dito po nagkakaroon ng shortage sa ating secondary windings. So itong version na ito pwede nyo pong isi-shield lahat ng butas. Ayan. Para maging waterproof po siya, no? Dahil itong cover nito ay meron po siyang ayan, naka-rubber po siya. So pwede siyang i-waterproof.
Ayan, so ito yung unang gawa ko. Ayan. At ito naman yung order sa kliyente ko, no. So ayan. Parehas lang po yung ano nila, yung number of turns. Ating primary is 14 0 14, yung ating primary. Sa secondary naman ay 0 to 400. Bali 400 turns po yung ating secondary. Ayan. At ang number nito is number 16. At yung ating secondary is number 25. So ngayon guys, i-spark test natin to. Ayan, pakita ko sa inyo yung kanyang spark. So yan yung pinaka spark niya. Okay, so pakita ko ulit yung aking gawang MOSFET, no? MOSFET type. Ayan. Bali yung nakabaon po sa PCB board na ito, ayun lang yung pinaka gate natin, no? Lahat ng gate, yun lang po yung nakahinang sa ating PCB board. Din lahat ng source ay dito lang po sa taas. Ayan. Ito yung copper na ito. Yun po lahat ng connection ng ating source or yung negative natin. So ganun din dito. At yung drain naman natin, so ito naman nakahang lang po siya. At dito lang po nakahinang yung ating connection ng ating drain sa dulo ng ating ginawang coil na 5 turns. So ito lahat na yan ay 5 turns. So ginawa ko yan para hindi po mapwersa yung ating MOSFET. So ngayon lahat po ng negative sa dito na side na ito, ito po ay pupunta sa, ayan, papunta po yan dito sa ating peric core. Ayan. At yung gitna natin, so ito naman yung papuntang battery natin. So dumaan muna siya ng relay. So ganun din dito, lahat po ng source natin ay nakakabit po sa ating negative. So bago pumunta sa ating negative, dadaan muna siya sa coil, no? At dito po. So ang purpose po nito, para kung mag-overload po siya dito, ay hindi po mapwersa yung ating MOSFET.